Hello mga Caps! Dahil po sa naging mahaba yung ating preventive maintenance video nung makaraan, ito po ay hinatin natin sa dalawa. At ito na po, ang part 2 ng ating preventive maintenance ng Blue Streak Straight Knife Cutting Machine. Okay? Let's go and make complicated things work smoothly. Ito rin po, kailangan din po natin itong lagyan. Ito yung kanyang gear shaft. Ito po. Tapos saka po natin siyang i-pump up and down. Moving. Okay. And lastly po, paglagay ng kanyang oil. So, ang paglagayan po ng kanyang oil ay ito. Huwag niyo pong pasobrahan. Kalahati lang po. Okay, so meron na po tayong grasa dito. May langis na po tayo rito. Nalagyan na rin po natin ng grasa ito. At saka po yung dito. So, isusuli na po natin mga Caps. Kung paano nyo pong tinanggal, ganun rin po yung pagsusuli. Okay. So yan po, nag-fit na po siya. Siguraduhin nyo lang po na mag-snap fit po siya ng maayos. Wala pong unbalances sa kanyang paglapat. Okay. Balik ang tornilyo. Bali, siguraduhin nyo lang po na kung ilan ang tornilyo na tinanggal nyo, ganun din po karami ang isusuli nyo. Kadalasan po, yung mga mekaniko ay kung hindi kumulang, sosobra yung tornilyo. So, hindi po dapat ganun. Dapat kung tinanggal mo apat, apat din po ang isusuli nyo. Walang kulang, walang sobra. Okay? Huwag nyo muna po agad ikitan. Siguraduhin nyo muna pantay-pantay nyo na ilip, na ilap, na kabi. Hanggang sa hindi nyo na mapihit. Ganon din dito. Hanggang sa hindi na mapihit. Dito hindi na mapihit. Ito, napipihit pa. Hanggang sa hindi na mapihit. Okay. And then, para magpantay po, paikot nyo po silang higpitan ng malakas. Okay? Kasabay, kung gaano kalaki yung ihipinit nyo rin, ganun din dito. Dalawa. Tatlo. Apat. So, pareho na po silang nakatabi. Okay? So, next po natin ay ang adjustment. Napapansin ko sa makina na ito, masyado pong
maluwag yung kanyang sharpener shoe. So, kaya po natin kailangan ng Philip dahil po yung kanyang adjustment dito ay Philip's glue. So, yan po. Dalawa po yan. Sulit po muna natin yung kanyang guide sa likod. So ito pong guide na ito ay kailangan po hindi siya nag gumagalaw ng ganun yung dapat hindi po nagsiswing na gano'n. So ito po yung pinaka-stopper, pang-stopper niya. Yung nasa likod na ito. Dapat po hindi po naggumagalaw po ito na gano'n. Kina po niya, napikita niyo po, gumagalaw po siya mga cups. So dapat naka-stopper po itong guide na ito sa likod. See, wala na po. Okay. Ilock mo natin yung stopper sa likod. Okay. So, wala na siyang play na pag ganon. Ang play naman niya ay pag ganon. See? Makikita niyo mga cups yun. Yan. Hindi po dapat ganon. So, may dalawa po yan siyang guide na nakatutok po rito sa knife slide. Ngayon, ang guide na rin po na yan ang siyang magsisilbing stopper or timing kung gaano kalaki yung bawas pag naghahasa yung sharpening belt mo. Kung unbalanced po yan ang pagkakasetting mo, pag nag-sharpening po, mas malaki yung nahasa sa kabila kaysa sa kabila. So, dapat po yan balance. So, ito po yung pang-balance sa kanya. Okay? Ganito lang po yung pag-balance. Bali, ano nyo lang po, ilagay nyo lang po siya sa free, then i-push nyo po yung guide niya papasok yan sa left side, ganun din po sa right side para mawala po yung kanyang play. Left side, right side. Yan po. Tingnan niyo po ang play niya. Wala na po. So, at dyan mo nyo rin po makikita mga cups kung maayos ang pagkakalagay nyo ng guides dahil smooth po siyang umakit mga pa. See? Okay. See? Yan po. Ganyan po dapat siya ka-smooth. Walang play na pag-anoon. Wala rin pong play na pag-anoon. So, ayan po, mga cups, sana po may natutunan po kayo sa ating tutorial. At sa kay Ma'am Ray po, salamat sa pag-comment at na-oblige po ako. Actually, matagal ko pa sana pong gawin ito, pero dahil po nag-comments po si Ma'am Ray, ito po ay ginawa ko na po dahil
para makatulong naman po sa kanya at sa iba pa pong may related na problema. Okay po? Marami pong salamat sa sa panonood at huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Okay po? Salamat po. Ingat po kayo. Bye!